mga kalaks! Welcome to another vlog. In this vlog, mga kalaks, i-share ko sa inyo yung ating Schengen Visa application journey. I-share ko sa inyo, mga kalaks, yung ano yung mga documents na sinubmit natin. If this is the first time, kalaks, that you visited my channel, please do consider subscribing and hit mo na rin yung notification bell para you will be updated every time that we have a new video upload in this YouTube channel. So, tapos na tayo, mga kalaks, sa securing your appointment or booking your appointment with BFS Global. So, syempre, ang susunod na proseso dyan, mga kalaks, ito yung medyo tedious sa lahat, medyo matrabaho sa lahat, na is the preparation of all the documents required for your tourist visa application. So, unahin natin, mga kalaks, yung mga documents na hinanda ko. Tawag na ito under the general category. Ano yung mga documents na nilagay ko under general category for my tourist visa application? First is the duly completed and signed tourist visa, Schengen tourist visa application. Mga kalaks, yung tourist visa application form, be sure na i-download nyo either sa website ng Czech Republic Embassy sa Manila or sa BFS Global Czech Republic na website. Kasi minsan nagkakatalo sa itsura ng application form. Iba yung sa ganitong country, iba yung sa ganito. So, para lang sure na tama po yung application form, visa application form na gagamitin nyo, be sure to download it from the two sites lang. So, first, the duly completed and signed visa application form. The second is the original passport. Yan, kasama yan sa category ng general. The third one is your passport size photo. So kami, katulad namin, tulad na sinabi ko kanina, we availed yung service ng BFS Global kahit nagbayad na lang kami ng extra para lang tama yung mga specs and accept nila yung photo na isasubmit namin. The fourth is the photocopy of the biographical page of your passport. Ito yung may details ng DFA, mga kalaks, yung details nyo, plus the signature, siya yon yung biographical page ng passport. So, kasama rin, mga kalaks, sa general, under general category ng mga application documents natin, is the confirmation, appointment confirmation, ito siya, na i-issue or ibibigay sa inyo ng BFS Global, yan. Nakalagay dyan yung date ng appointment, pangalan, tapos tawag na ito, passport number. Ito, mga kalaks. So, ganyan siya. I'm not sure kung nakikita na malinaw. Yan yung mga information na nakalagay sa visa application confirmation, booking confirmation nyo with the BFS Global. Mga kalaks, ang isusunod nyo pang document na kailangan nyo i-print is the payment receipt. Ito, para siyang ganyan, transaction summary, mga kalaks. I-print nyo rin yan para lang din may record kayo ng mga items na binayaran nyo sa Czech Republic or sa BFS Global Czech Republic. So, print nyo rin yan. Tapos, i-attach nyo na lang siya sa booking confirmation nyo with the BFS Global. Tapos, mga kalaks, isa sa mga importanteng document na kailangan nyong i-prepare under the general category na mga requirements natin is, of course, the cover letter. Ito siya. Sample ng cover letter na ginawa ko. Tinakpan ko kasi, mga kalaks, may mga important na details, confidential or personal details dito sa cover letter na sinubmit ko sa embassy. So, few tips, mga kalaks. So, syempre, alam nyo naman, kapag nag-apply ka ng Schengen Tourist Visa, wala tayong interview. Usually, karamihan sa mga applicant, hindi naman pinapatawag ng embassy itself. So, ka-importante yung cover letter dahil dito mo... Kumbaga, parang dito mo kinakausap yung embassy or yung consul na magpoproseso ng iyong visa application. So, ang nilalagay ako, ang mga kalaks, ang nilagay ko dito sa aking cover letter, una, yung purpose ng travel. Second, bakit ako sa Czech Republic nag-a-apply ng tourist visa instead na sa ibang embassies. Ano yung mga gusto kong puntahan? Fourth, yung tawag na ito, syempre, nire-reiterate natin dito yung tenure mo sa work kasi ito yung isa sa economic ties mo sa Philippines na babalik ka. Tapos, ano pa ba yung nilagay ko dito? Magkano yung salary ko? Ano na yung mga countries na napuntahan ko? And ano, kailan yung tentative dates ng alis namin sa Pilipinas? Kailan yung balik namin sa Philippines? Something like that. I even included dito, mga kalaks, sa
cover letter kong ginawa about yung, syempre, tawag nito, kailangan mong patunayan na babalik ka, which is, yun naman talaga yung intention mo. Nilagay ko rin dito na ang mommy ko, senior citizen na, walang ibang magkaalaga sa kanya, kung yung sumasama niya ka sa kanya sa mga medical checkups, something like that. Meron pa nga ako nakikita sa mga forums or sa ibang vlog, mga kalaks. Nilalagay pa nila na may pet sila, na sila yung mag-aalaga. So yun mga kalaks, ganun ka-importante yung cover letter. So yung mga group application mga kalaks, tatanungin mo ako, kailangan ba yung cover letter for each individual kung group naman kami? Pwede bang yung cover letter namin as a group na? I will say mga kalaks, gawin yung, I don't think na pwede yung cover letter na per group. Kasi i-evaluate naman yung application nyo per person, so or as individual. Hindi naman kayo approve as a group eh. So kailangan, I will suggest kahit na naka-group kayo, gumawa kayo ng sari-sariling cover letter. Kung ayaw nyo na mag-isip ng ilalagay dun sa cover letter mga kalaks, pwede namang i-copy-paste yan, palitan yung pangalan, tsaka yung pirma, tsaka ibang details na nilagay nyo sa cover letter. Pero as far as I'm concerned, medyo gawin nyo naman, kahit na grupo kayo, medyo naman gawin yung personalized yung cover letter na isasubmit nyo sa Czech Republic Embassy. Yung last na documents mga kalaks na sinubmit namin sa embassy, hindi siya kinuha sa amin, pero I'm not sure, baka sa ibang pagkakataon o sa ibang embassy or sa ibang application timing na gagawin nyo for your tourist visa, kuhanin siya. So, better na i-prepare nyo na rin. Ito yung mga previous tourist visas or not really tourist. Previous visas and stamps ng inyong mga previous travels nyo abroad. And by the way mga kalaks, yung old passports, hindi ito kinukuha ng BFS Global. Hindi siya kailangan ng BFS Global. Ang kukunin lang ng BFS Global is your current passport. Yun din mga kalaks pala, the last but not the least sa list ng listahan natin ng requirements under the general category is the affidavit of return. So affidavit of return, kami lang ha, nakita ko kasi sa forum may mga nagsasubmit nito pero hindi naman siya requirement actually ng embassy. Pero just in case, nagsubmit na lang din kami para kahit na over-compliant, okay lang din, at least nandun na sa kanila yung affidavit. The second category ng mga documents natin mga kalaks for our Schengen Tourist Visa application, ang category na to is travel. I labeled it travel dahil syempre lahat to travel-related documents. So first in the list is the flight reservation mga kalaks. Kailangan ng embassy na makita yung date ng departure and return mo sa Philippines. So usually mga kalaks, ang iba, ang sinasubmit nila is the booking certificate. Yung booking certificate mga kalaks, marirequesto sa mga legit na travel agencies or even online for a fee. So may bayad to mga kalaks. Usually it ranges from 1,000 to 1,500 pesos. Pero kami, for this visa application na ginawa namin with Czech Republic, ang sinubmit namin mga kalaks is a mock booking nung ginawa namin with Qatar Airways. Ang ginawa lang namin mga kalaks, nag-mock booking lang kami online, tapos in-screenshot lang namin, ginram, screen cap lang namin yung mga information dun sa final page nung aming booking with Qatar Airways. Next, ating travel category mga kalaks, yung document na kailangan nyo i-produce under travel category is your confirmed hotel booking. So, saan naman kami kumuha ng confirmed hotel booking namin mga kalaks? Sa Agoda.com, nag-book kami ng mga hotels na merong pay later option. So, may mga hotel sa sign, ibubook mo, tapos babayaran mo na lang siya kapag malapit na yung travel date. Though sa totoong buhay mga kalaks, usually yung mga ganito medyo mas expensive or mas mahal yung charge ni Agoda kaysa yun sa mga paynow na hotel. Pero sa totoong buhay lagi kami naka-paynow dahil mas minimal yung mas mababa yung rate ng mga paynow hotels kaysa dun sa mga naka-book now pay later hotel. But for the purpose of this visa application with Czech Republic, ang ginawa namin, yung binook namin hotels, are those hotels with book now pay later options ng Agoda. So kapag naka-book now pay later ng Agoda mga kalaks, eto parang ganito, bibigyan kanya ng ganitong booking certificate or booking confirmation
yan yung sinubmit namin with the Czech Republic Embassy or sa BFS Global ng Czech Republic. So next travel category document na kailangan nating i-produce, mga kalax, we also, kahit hindi siya required actually ng embassy, mga kalax, nagawa na rin kami ng aming mock booking, mga train bookings. Ito siya. Yan, ganyan yung documents. So kailangan, based din sa itinerary yung gagawin, mga kalax, itong ano, hotel booking o yung train bookings na isasubmit nyo. Meron kami ng, kasi nga ang sinubmit namin itinerary is from Manila going to Czech Republic, tapos Czech Republic going to Vienna, tapos Vienna as Austria going to Budapest. Kaya ganun yung ano, yung sinubmit namin na train journey na confirmation. The next document, mga kalax, under the travel category, isa ito sa pinaka, I think, isa sa mga pinaka-importanting documents na isasubmit nyo sa embassy for your Schengen visa application is the detailed itinerary, mga kalax. So sa detailed itinerary, mga kalax, na isasubmit nyo, ito ganito lang yung ginawa namin. Day, date, tapos may country, activity or plans, tapos contact number, tapos accommodation. Yan yung mga columns ng aming detailed itinerary na sinubmit namin sa Czech Republic Embassy. So mga kalax, ano yung mga tips ko kung gagawa kayo nitong detailed itinerary? Mga kalax, be sure na magkatugma yung date ng alis, yung flight booking nyo, tapos kung anong dates kayo nasa specific na country or specific na lugar, plus yung hotel booking nyo, kailangan yan magkakatugma, mga kalax. I-check nyo ng makailang beses bago nyo isubmit kung tama itong detailed itinerary na ibibigay nyo with your visa application. Dahil I heard, may mga possibilities na ma-deny kayo because of the wrong itinerary na isasubmit nyo. Kasi kung i-appreciate ng consul, tapos titignan niya, ba't ganun, iba yung date ng travel nito, iba yung flight date niya, tapos iba naman yung first night niya sa hotel, tapos ibang dates naman yung booking niya sa ganitong country, something like that. So kailangan, mga kalax, yung lahat, yung booking, flight booking, train booking kung meron man, tapos hotel confirmation, tapos yung mga activities niyo na gagawin, kung may mga booking, may mga book activities na kayo na gagawin, it should all add up, mga kalax. Kailangan, kalax, kailangan magtutugma-tugma sila, otherwise baka madenay yung visa application niyo. The last item sa travel itinerary natin, I mean, travel category ng mga documents natin is your travel insurance. So mga kalax, sa travel insurance pala, may mga categories or conditions na kailangan nyong i-meet para pumasok yung insurance na kukuha ninyo. Sa visa application na ginawa namin for Czech Republic, ang kinuha namin na ano, na visa, na travel insurance provider is Pacific Cross, yung pangalan ng ano, nung visa, I mean, ng insurance provider na kinuha namin. Euro 40 yata ang pangalan, or parang ganun yung plan na kinuha namin. And we paid around 2,700 for 14 days or 13 days ng travel namin sa Europe. So yun yung kinuha namin na ano, na visa insurance provider, Pacific Cross. Maraming iba pang ano, affiliated na ano, na insurance agencies or insurance companies ang Schengen. They have AXA, they have Star, Pioneer. Check nyo na lang, mga kalax, and be sure na accredited siya specifically nung embassy na pag-a-applyan nyo ng visa. Sa next category, mga kalax, isa ito sa mga main categories natin na kailangan nyong paghandaan or i-prepare yung mga documents na isasubmit nyo for your visa application. Ito yung mga financial category natin, yung mga finances natin. Dito natin ipuprove naman kay embassy na may capability tayo to travel dahil meron tayong pondo o may pera tayo na pang biyahe o pang lusot sa itong bansa, more or less. Na hindi ka magiging pabigat. Yun naman yung gusto malaman ni embassy eh. Lilipad ka papunta sa bansa nila, they wanted to make sure na hindi ka magiging burden sa country nila. By the way, mga kalax, yung financial documents mo, mga kalax, ito yung tinatawag na economic ties mo sa country of origin mo, in this case sa Philippines, nakatunayan na may babalikan ka sa bansang pinanggalingan mo. So first on the list sa ating mga financial documents is the bank certificate. So yung bank certificate, mga kalax, kailangan 6 months
yung coverage niya, 6 months, and kailangan may ADB or yung average daily balance. So, dun kasi makikita mga kalax kung yung big sum ng money na pinasok sa account mo is pinasok ng, alam mo yon, ng isahan lang. Let's say, ang average daily balance mo, 10 pesos or 100 pesos. Tapos, ang account balance mo, ending balance mo is 1 million. So, medyo red flag siguro yun sa embassy na isipin nila na bakit ganun? Ang liit lang ng average daily balance nito pero ang ending balance niya sa account niya 1 million. Ang super laki ng discrepancy. So second sa financial documents natin mga kalaks is your bank statement. Yung bank statement mga kalaks, 6 months ang hinihingi ng embassy. Pero itong kasama ko si Neil, error naman din ng banko, ang naibigay lang sa kanya yata 4 months or 5 months lang ng bank certificate. Yun yung sinabit namin, may pinapirmahan lang sa kanya sa BFS Global na siguro, parang siguro waiver na ano't anong mangyari doon sa visa application niya, ni-remind siya na kailangan 6 months yung bank statement na isubmit. Pero tinanggap pa rin naman yung 5 months na bank statement na sinubmit ni Neil sa BFS. The third mga kalaks is your income tax return. Ito yung BIR Form 2316. Para sa mga employed or para sa mga self-employed or employed, ito yung mga kailangan nyo i-submit, yung income, annual income tax return. Ito yung katunayan na nagbabayad ka ng buwis mo sa gobyerno o sa pamahalaan and you are a good citizen sa pagbabayad mo ng mga buwis mo na kailangan or due sa government. Ano-ano pa mga kalaks yung sinubmit ko na documents under financial? I also submitted yung summary ng aking SSS contributions or social security contribution, sinubmit ko rin yon, plus my pag-ibig fund contribution, sinubmit ko pa rin yun sa embassy, summary of contributions. I also submitted, on top of that, yung dahil nag-MP2 savings ako with pag-ibig, I requested for certification from pag-ibig, nagbibigay naman sila, kung may MP2 savings ka mga kalaks, mag-i-issue naman sila ng iyong certification. Nakatunayan, meron kang ganitong amount na naka-invest sa pag-ibig as of this day, ganyan, magkano yung amount. So, sinubmit ko rin yun sa visa application ko sa Czech Republic. Sinubmit ko rin yung copy ng land title na nakapangalan sa akin, yung title ng bahay namin na nakapangalan sa akin. At saka kung may mga sasakyan kayo mga kalaks, OR-CR, tapos kung may mga insurances kayo na nakapangalan sa inyo, submit nyo pa rin yun. Tapos kung iba pang properties na nakaano sa inyo, alahas, mga other financial documents mga kalaks na magpapalakas ng inyong financial capability and financial ties na babalik kayo sa Philippines, isubmit nyo lahat. And the last but not the least mga kalaks sa category natin ng mga documents na ipe-prepare natin is the employment category. So dito mga kalaks, lahat ng documents na related sa work nyo, dito nyo ilagay. So ano-ano mga documents na sinubmit ko during my Schengen visa application sa Czech Republic. Siyempre first yung sinubmit ko is the Certificate of Employment with Compensation Details. Second, yung 6 months na payslips ko mga kalaks. 6 months ang sinubmit kong payslips. I also submitted mga kalaks my leave certificate na katunayan na nakalive ako from this date up to this date and babalik ako to resume my duties and responsibilities sa company on this day. So, submit pa rin ako ng leave certificate. Tapos mga kalaks, di ba sa mga ibang companies like yung kay Neil, may mga managers, council sila na tinatawag sa company, nagsubmit rin siya ng proof na na-elect siya as the head or the president of that manager council, something like that, na pinatunayan yun ng mga board of directors, nagsubmit siya ng ganun certification para din ties din yun na babalikan ng Philippines mga kalaks, na may position ka na kailangan balikan at importante na bumalik ka sa Philippines. That's it mga kalaks, yun yung mga documents na pin-repair natin for our Schengen visa application. So, 4 categories. First is the general. Second, yung travel category. Third is the financial. Fourth, yung employment. Diba mas madali siyang i-organize? Depende sa kategorya ng document kung saan siya napapabilang para hindi kayo malito. Tapos mga kalaks, para din natatrack nyo kung ano pa yung kulang sa mga documents nyong pine-prepare for your visa application,
Gawa rin kayo nitong parang ganitong checklist, mga kalaks. Ayan, color-coded checklist. Nakalagay lang dyan kung anong item, category. Tapos ano na yung status ng document. Ganyan yung ano, yung checklist na ginagawa ko, mga kalaks. At least, matatrack mo kung ano na yung status ng each document na kailangan mong i-submit sa embassy. One more thing pala, mga kalaks. Lahat ng documents na isasubmit mo, be sure to print it out sa A4 size na bond paper. Again ha, mga kalaks, all documents na ikaw yung magpiprint, magpo-photocopy, magpiprint from your computer, print it sa A4 size na bond paper and wag mo siyang i-stapler para yung embassy staff or yung BFS Global staff na yung mag-stapler ng ano ng documents mo. And just to show you, mga kalaks, gaano kadami yung document na sinubmit namin for our Schengen visa application, tourist visa application sa Czech Republic. Ito siya, mga kalaks. Oh. Ganyan siya kakapal. Ganyan kakapal yung documents na sinubmit namin. If this is the first time, kalaks, that you visited my channel, please do consider subscribing and hit the notification bell para you will be updated every time that there's a new video upload in my YouTube channel. Thank you!